Mm-mm. Galaw. Galaw, 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 Jem. Galaw, Jem. Enjoy it. We do here is go back. Hello everyone, this is Jamie. I-share ko lang experience ko sa paggawa namin ng infomercial. So, noong August, we stumbled upon a post by the Center of Kapampangan Studies sa HAU inviting everyone in the celebration of the Aldo ng Amanong Siswan or the Day of Kapampangan Language. So, maraming competitions doon, like the flip-top battle, meme design, spoken word poetry, and the infomercial. So, naisip naming badge news, try natin gumawa ng entry. Since may experience naman kami sa paggawa ng mga video sa contest, why not, diba? Anyway, there's a prize money that we can get, and manalo man o matalo, at least, we had our bonding. So, sino nga ba yung bad genius? Production team ito na binuo namin just for fun. And yung pinaka-leader namin is si Andre. Sa aming apat, siya yung tumatayo naming director, although most of the time, tulong-tulong kami sa pagda-direct pag may ginagawang video. Siya lagi yung may hawak sa camera kasi magaling siya sa angles and shots, as in super creative and napaka-discard ng taong. And siya pala yung pinakamaganda sa amin. Of course, second to me. Check. So si Raymark naman, siya yung aming napaka-demure na dalagang Pilipina. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Sa team, siya yung parang jack of trades. Napakagaling sa speaking and sa acting. And dahil din sa kanya, never naging boring yung mga bonding and mga lakad namin. Kasi kapag silang dalawa na ni Andre yung nagsama, ay, humanda ka ng kabagin kakatao. Si Judy doon naman, siya yung utak ng katipunan. Wala na akong masasabi sa kanya, basta brainy siya. Char. Kapag may mga videos kami, sa kanya nanggagaling lagi yung mga out of this world na ideas. Sa bad genius siya talaga yung, yung genius. Talagang lahat kami bad eh. Siya yung master planner ng flow, ng content, basta lahat ng kailangan pag-isipan, we leave it all to him. Ako naman, Jamaica po, ang inyong lingkod. Sa akin lagi yung planning and script writing. Katulong ko lagi si Jude sa pag-iisip. Then ako yung mag-finalize, like what is the content, the characters and roles, setting, props, pati na yung pinaka-storyboard. Ito lang yung pinagsulatan namin noon ng pinaka-storyboard, ako yung nagsulat. Ito nga, dinawin ko pa yung sa ending scene, yung susutan ako ng shade. So all in all, kami lang talagang apat. Although minsan nadadagdagan kami kasi kailangan ng actors, ng tagaayos ng setting, ng props, ng mga pinaghihiraman ng equipments katulad ng camera and tripod kasi talagang low budget kami kasi students nga lang kami. Kadalasan yung mga ginagamit namin sa pag-video, hinihiram lang namin sa mga makyoman naming friendships. Kasi mga bahay, ganun. Pinagpapaalam lang namin sa mga lolo-lola namin. So in making videos like this, kailangan talaga ng planning and 100% creativity. Since short but informative dapat. So ang content nitong entry namin sa Amanu-Lympics is about sa isang Kapampangan woman na babalik sa kanyang bahay sa Bukid or sa Marangle. Most of the scenes ay mga flashbacks noong bata pa siya and how she used to love the biscuits of San Nicolas. Itong cookies na to is a religious symbol for Kapampangan dahil may healing powers daw ito.
aside from that, sobrang sarap. Kita-kita niya naman na sarap ako sa pag-nguya ko. So, perfect siya na pang-merienda and pang-pasalubong. Pinakita din yung childhood niya living in Marangle or Fields kasi Pampanga dati is the leading rice producer in the Philippines. Which is now Nueva Ecija na, but still, marami pa rin rice land sa Pampanga. Siyempre, di mawawala yung paro! Kilala din ang Pampanga dito siyempre, lalo na yung Ligligan Parol or the Giant Lanterns of San Fernando, Pampanga. I personally saw a giant lantern and it measures more or less 20 feet. And in the youth of the woman in her story, ay tinuruan din siyang gumawa ng parol. We also portrayed how sisig is very prominent as a native Kapampangan dish. Personally, isa to sa mga favorite kong dish, lalo na yung served in sizzling plate. Di ko pa natikman yung original, which is from Aling Lusing in Angeles, but I'm pretty sure that it tastes amazing. Masarap talaga ang luto Kapampangan. Why? Because Pampanga is the culinary capital of the Philippines. Lastly, we included in the video how the woman or inner childhood used to go with her family in the church. Although I'm not Catholic, nakita ko naman kung gaano ko devoted yung mga Kapampangan to the church. Because Kapampangans are very religious people. So you may ask, why is the girl blind? We wanna portray in the video that even in the sight of a blind person, ay nagsashine pa rin yung very colorful and the beautiful province of Pampanga. That even if she's blind, she appreciates in her heart her life as a Kapampangan. The narration was also made in Kapampangan and we made this possible with the help of my late father. Sadly, before the entries were posted, he passed away. So, inialay namin itong video as a tribute to him. If you wanna see the infomercial video, then here it is. Enjoy watching. Ma, tinubo pa na yung pinapabili mo. Ma, saan tayo pupunta? Maslag ko pang agagana ka nung makananuya kayo muring biskwit na pasalubong ng tatang. Dapot yung burikong sabla yung biskwit ng San Nicolas. Panamdaman ko pa yung nagitik apari ni Ngaldo, marimlane maningangin, abatking marangi. At balamu teterak laring pale, kabang magkantay ngangin, anong loka rin niya babasle, ikeking buran. Yung samyuning bayong lutong sisig ng ima, ang dadalakip kaya kami pauli. At itatanging gagabi, karing ka na kung mga lating talirik yung pamanggawang parul. At antik humong aso suglapan ng kinang na, iti ing magpasala king madalumdum kong labuad. King kulayt ning kampana at himnudar ang magkanta, na mapo king galak ing puso ko. At magpasalamat ko king Ginoo, aking busal ning kadalumdum, ang tiyang lamparang susulo, king diwa ko ing Ma, Mick, dyan na pong panimbas natin. So that's it. That's our entry for the Infomercially Yours Infomercial Video Making Contest. Sadly, hindi kami nanalo.
But what's more important are the memories enjoyed and the lessons learned. If you want to see more of my videos, just click the subscribe button and hit like and share. Thank you.